Hello mga kababayan, kumusta tayo? I hope everyone is doing well, especially ngayong pandemic. And gusto kong magpasalamat sa inyo for this very precious time na binigay nyo para matignan itong ating small presentation. Pero bago ko mag-start, gusto ko lang munang magbigay dito ng konting disclaimer na itong video na to is not a financial advice. Ikalawa is ako ay walang qualification and I'm not a financial advisor. And pangatlo, ang purpose ng video na to ay bigyan kayo ng information tungkol sa isang napakalaking opportunity na sana ay umaasa kong helpful at magiging applicable din sa inyo. I just hope na keep an open mind, keep an open mind. Wala namang mawawala sa inyo. Hopefully, this will only take 10 to 15 minutes, hopefully. So, hindi ko rin masabi kasi depende sa information na masasabi ko mamaya. But I'm hoping for that span of time. Okay, so just a short background, who am I? My name is Janet Manzano and I'm based here sa Melbourne, Australia for more than 10 years na. And I developed this brand called Kikapi. Okay. And we started as a Kikapi Flyers. We started in flyers distribution, pamphlets all over Australia, but more particular sa Melbourne. And then, nagkaroon din ng Kikapi Properties kung saan ako'y naging isang ahente ng SMDC. Ano to, mga condominium units sa Pilipinas. So, if any of you are looking to have any unit powered and constructed by the number one developer sa Pilipinas, ang SMDC, you can also contact me. And then, come 2020, last year, nung nag-umpisa yung pandemya, is nag-start din itong Kikapi shop where we sell masks online and face shields. So, nasa website pa rin yung mga elegant mask natin and face shield na pwedeng orderin. And as we go, madadagdagan pa yung mga products. And also, this time is gusto kong mag-focus sa Kikapi Games. Nag-start na rin siya last year, pero walang solid na game na nai-offer until ma-discover ko nga itong isang napakalaking laro na i-discuss ko sa inyo sa presentation na ito. Okay? So, yan yung ating apat na branches under Kikapi. And I'm hoping na sooner or later madagdagan pa yung ating branding. Ito na yung sinasabi ko kanina pa, Axie Infinity. So ano ang Axie Infinity? Masyadong mahaba, masyadong malaki, masyadong technical, masyadong maraming detalye kung iisa-isahin ko talaga kung ano ang larong ito. Pero nandiyan, yan yung website nila, yan yung official website. Kung may time kayo at gusto nyo pang kumuha ng information beyond what I will discuss today, yan, punta lang kayo dyan. Pero in my own little words, in my own understanding, based sa aking research, gusto ko lang isimplify kung ano tong Axie Infinity game. Tatlong bagay lang. Okay, so basically this is the very first breakthrough na laro online game wherein pwede kang kumita. Pangalawa, siguro ito yung medyo mabigat para sa akin. Can you imagine na isang online game eh pwedeng maging avenue or tool para ikaw ay makatulong sa mga nangangailangan. So, mamaya isa-isahin ko yan ano. And pangatlo, obviously, it's an online game. So, what comes with a game? Fun, di ba? Fun, enjoyment, entertainment. So, can you imagine, guys? Ngayon lang sa buong buhay ko, nakakita ko ng fusion ng tatlo. Kumita, makatulong, at mag-enjoy.
Parang I've never heard this happen before, but it's happening now. That's why I'm so excited and I take time to develop this presentation para ma-share din sa inyo. So, elaborate ko na siya, no? So, paano tayo kikita sa larong ito? There are five basic ways, simple ways. Una is you can play the game and pwede kang mag-earn ng tinatawag nating mga crypto tokens. Okay, so cryptocurrency. I'm pretty sure alam nyo na kung ano yung mga cryptocurrency. Sample is yung pinaka-popular na Bitcoin. But in here, meron silang dalawang token na pwedeng ma-earn. Yun yung tinatawag nating SLP, Smooth Love Potion, or yung AXS na token na ma-earn mo habang nakikipag-battle ka and habang nananalo ka sa laro. And that, in turn, can be transacted sa crypto exchange where you can buy and you can sell and then convert it into a cash. Pangalawa, pwede ka rin mag-breed. Okay? So, ano yung tinatawag nating breeding? Doon kasi sa laro, you need to have 3 Axie for you to start the game. So ngayon, para rin siyang breeding ng mga animals na you need to join 2 Axies to form a kid. Okay, yung kid na yon is pwede mo siyang ibenta. Obviously, pag nagbebenta ka, meron kang margin for profit. Ayan, so yan yung isang ikalawang way. Third way is pwede kang mag-buy and sell direct mismo sa NFT marketplace ng Axie Infinity. So I've done that myself. Nagtitingin ako ng mga Axie na may magandang feature. And then once I find na yung price is okay, binibili ko siya agad and then nire-resale ko siya at a higher price. Okay, so far I've been successful. So it's another way to earn. Fourth way is ito. Ito na yung pwede kang kumuha ng tinatawag nilang scholar, wherein sila yung mag-grind for you. Sila yung maglalaro for you and then sila yung mag-earn ng token and then may profit sharing kayo and then obviously kikita din sila. So again, we'll discuss more of that on the next slide. And then the fifth way is you can trade directly sa mga crypto exchanges. Like for example, Binance. So pwede kang mag-buy and sell doon nung direct nung SLP at saka AXS token. Yun yung sa Axie Infinity. And just to give you an update, grabe yung growth ng AXS token associated with the game. Para siyang stocks na you can verify this online, no guys? You can verify online. Way back, mga May siguro, nasa naglalaro lang between $20 to $30 ang AXS. Ano ngayon, as of the shooting of this video, September 5, naglalaro na siya. Pumalo na siya yesterday ng $90. Can you imagine that ilang months lang, 3 months? More than what? 3 times? 3,300 times yung yung capital gain niya, yung pag-angat niya. So, yun ano. So, yun yung another way. Kung ayaw nyo maglaro, pwede kayong dumiretso sa mga crypto exchanges. Okay, so ito naman yung second element na for me is really yung medyo mabigat. Ito yung talagang grabe for me na nagawa ng larong ito. Ito yung tinatawag nilang pagkuha ng mga scholar. Just a simple way kung paano nangyayari yun. Manager ang tawag dun sa mga investors or yung mga may-ari ng Axie. Magkikreate sila ng account sa Axie Infinity and then ipapasa nila dun sa account ng scholar. So, yung hindi ko na i-detalyo dito, no, yung process kasi medyo mahaba siya. We will have other videos for that or you can research online if you want to. And then, once naka-create na kayong account, yan na. Yung pwede nyo na rin i-create ng account yung Scholar. And ita-transfer nyo lang yung mga Axie sa Scholar account na yan. And then, magkakaroon ng agreement ng profit sharing. Usually, 50-50. So, kung magkano man yung daily quota na nagagawa sa game, like at the moment, it's total of 75 SLP per day.
used to be 150, chinap down nila because of tinatawag nilang tokenomics to balance yung mga pag-mint at pag-burn ng mga token. So yung parang pagpo-produce at pagbebenta ng mga token na na-generate. And then yun, yung SLP nga is depende dun sa usapan nyo, pwedeng monthly, pwedeng twice a month. Pwede nyong as a manager, investor, pwede nyong i-benta yung SLP na nakuha nyo sa crypto exchange. And then in return, pwede nyong i-convert into cash or deposit sa inyong mga bank account. So yun, gusto ko lang i-share na dun sa aking Facebook page. Grabe, no? Kasi we had been recruiting scholars. We've been training scholars. Very heartbreaking. Heartbreaking yung kasi I have at the moment 3 scholars at the moment. Yung huling scholar, oh, grabe, very heartbreaking yung story. She's almost 18 and wala na siyang magulang. Meron pa siyang 2 mas batang kapatid, 8 and 3 years old, and may isa siyang nakakatandang kapatid. So obviously, yung nakakatandang panganay nila, yun lang nagtatrabaho for them na 3. And yun, ito, itong scholar ko, is matagal na siya naghahanap, almost 6 months na nagsasearch, kasi syempre, mas maraming scholar kaysa yung mga investors or yung mga tinatawag nating managers. And yun, so I was impressed kasi nung nag-search ako ng aking 3rd scholar, siya yung nagpakita ng talagang determination na sumunod dun sa panuntunan ko how to become my scholar. And yeah, it was heartbreaking for me na malaman yung story niya. So imagine you guys, kumikita siya dun sa game. Kumikita rin ako. Pero yung impact nun sa buhay niya, bilang syempre hindi lang siya yung napapakain nung in-earn yung token, di ba? Siyempre, pati yung kapatid, pati yung kasama niyang panganay, yung panganay nila. And hindi lang yan, guys. Magugulat kayo. I-share ko mamaya yung link ng ating Facebook page and YouTube channel. Grabe, pag makita niyo yung application ng mga scholar, lahat ng reason, majority is tumulong sa pamilya, kailangan sa pag-aaral, tulong sa magulang. And yun, parang nakaka-impress din na as young as their age is, yun, naiisip na nilang tumulong. And what's the perfect way to do it? But through Axie Infinity, kasi magaling din sila. Obviously, it's an online game. Napakagaling nilang mag-adjust, nanonood lang sila ng mga video, and that's it. They can easily meet yung daily quota. Plus, obviously, pandemic, kahit siguro gusto nila maghanap buhay, wala. Wala silang magawa. Kaya parang best siya kasi syempre you just need a computer and an internet or a mobile phone and they can grind. And what's the best thing is ang dami ng story, you can check this online, na ang laki ng natulungang, lalo na sa Pilipinas, nang langrong ito. At kaya nga nag-start to, nag-hit sa Pilipinas before the rest of the world. And yun lang, parang napakalaking bagay sa akin ng game na to dahil merong component ng pagtulong sa mga nangangailangan. Okay, so yung 3rd element is have fun. Grabe, grabe mga kaibigan. Siguro nung napakaswerte ng generation ngayon kasi may mga ganto na. Sipin mo naglalaro ka. Siyempre, pag may laro, anong kaakibat nun? Enjoyment, fun. Buti pa sila kumikita habang naglalaro, di ba? And again, you can check online. Nai-release na sa iba't ibang news na yung iba nakapag-down payment sa bahay. Diba? Yung iba, tinatalo pa yung sahod ng mga engineers, ng mga nag-o-opisina. Kaya parang naging instant hit siya talaga. Nag-start sa Philippines and now it's starting around the globe. So, ito yung aming Facebook page and YouTube channel. So, makikita nyo dyan yung mga laro, yung paano laruin yung game. And then, nandyan yung mga profile ng mga scholars, yung mga nag-a-apply. And then, nandyan din yung ating mga tutorials, yung ating mga tips. And marami kayo makikita sa YouTube. So, obviously, kahit ako, I've been playing this game and I'm enjoying it. Grabe, hindi ko ma-imagine na mahuhook din ako sa online game. Dati kasi I hate it.
lagi ko pang pinapagalitan yung pamangkin ko na very hooked sa game. Pero ako mismo, pero syempre, obviously, hindi naman itong pag-i-enjoy yung una kong reason, no? Pero I was surprised, nag-i-enjoy na rin ako kasi may battle, may MMR na tinatawag, may ranking. And the higher your rank, the higher the price, the token that you will get. So, grab yung motivation, di ba? Parang kailangan mong galingan, pero nag-i-enjoy ka rin at the same time, and then kikita ka. So, grabe yung fusion, guys. Grabe. Okay, syempre sa bawat negosyo, merong risk. Hindi pwedeng wala. So, i-discuss ko yung mga risk, major risk na, yung four major risk na nakita ko sa larong ito as an investment. And at the same time, kung paano ko minanage yung risk. Una, yung competition. Diba? Kahit naman cafe, di ba? Magtayo ka ng cafe sa isang magandang pwesto, meron at merong kakalaban dyan, lalo na pag nakitang ano, di ba? Patok. And same with Axie Infinity, just to name a few, yung mga nagsulputan ngayon, ito, sinulat ko para hindi ko makalimutan. Crypto Blades, Zedron, Cometh, Plant versus Undead, Rev. Pag nagfa-follow kayo sa akin, sa aking YouTube channel, under my full name, Janet Manzano, nakita nyo, nag-review ako ng isang bagong game din called Dogemon Go, yung kapareho ng Pokemon before, if familiar kayo doon. So, ang dami na rin nagsusulputan ngayon na play to earn ang tawag nila dito sa concept na to, na naglalaro ka pero may chance kang mag-earn. So, talagang may mga competition na. So, ngayon, paano ko minanage itong risk na to? Not me personally, but, you know, I believe kasi na ang Axie Infinity kasi is pioneer. Nauna sila, na-establish na nila yung sarili nila. And obviously guys, ang pagde-develop ng game, hindi lang naman yan 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months, years. And if Sky Mavis ang tawag dun sa developer ng game na to, it took them years and they just launched, I think 2018, kung hindi ako nagkakamali. So, the good thing with pandemic is na-discover siya. And can you imagine through the years din develop nila yung game? So same with magandang classic example nito is YouTube. Ang daming ano, 'di ba? Ang daming mga video channels. Pero bakit YouTube ang dominant until now kahit marami ng mga kalaban? Kasi nauna silang mag-establish. Nag-innovate sila. So same thing with the game. Nag-i-innovate ang game. Hindi yung stagnant sila. Lagi silang may pakulo, may pasabog. Kaya naniniwala ako na magiging on top pa rin sila sa competition. Kasi yung iba, pa-start pa lang. So it will take time. And in fact, hindi kayo, you can all verify this online. Ano? Binabase nga nila sa Axie Infinity lahat ng ginagawa nila sa ibang game nila. Ginagaya. Pero syempre, pioneer sila and they have a really great team of developers. So medyo mahirap mapantayan. Second, token value. So as I've mentioned kanina is syempre sa stock market, even sa regular stock market, di ba? Up and down yung mga stocks. Same thing with the token value. Ang SLP, umakyat nung peak ng May ata, naging $0.3 and then it will just keep sliding down. Pero yung AXS token, baliktad naman. Just keeps rising up. Pero nagda-down siya, pero minimal, pero karamihan up. So, paano ko inano yung risk na to, no? Paano ko tinake? Kung trader kayo, you should know this, na hanggat i-hold nyo yung token, hold as long as you can, in time, tataas ang value. Bibihira naman yung may mga narinig tayo na, lalo na pag kilalang company or something na, palaging bumababa, di ba? In time, kasi si Warren Buffett, di ba? Yan yung kanyang policy in terms of trading. Hold as long as you can. Sa cryptocurrency, ang tawag nila man, hodl. Parang inano lang, binaligtad yung LND. So hold as long as you can, for sure the token will rise. Okay, yung pangatlong risk is yung scholar commitments. I agree. Posible na ano, 'di ba, maging busy na sila at one point in time. Siguro pag
open na yung ano, yung mga borders, pag nawala na yung mga restrictions, yung mga lockdowns, babalik na sila sa don't know, sa ibang commitments nila, like pag-aaral or ibang trabaho. Yes, yes, that can happen. Pero the good thing is manageable kasi yung account, madali mong i-transfer back yung ano, yung mga aksi na pahinaram mo. Pangalawa, mas marami pa rin talagang naghahanap ng manager or mga scholars kaysa mga investor. So, it would be very, very easy to replace them online. So, you can find anywhere in the world, di ba? And more emerging players will come in. So, for me, yung scholar commitments is not something that will destroy your business, di ba? Hindi kagaya pag siguro, what's a usual business? Meron kang retail shop, pag nag-resign yung mga tauhan mo, wala na, mahirap palitan. Dito hindi, napakadali dahil mas marami pa rin ang scholar kahit kesa sa mga investors. Next, risk, security online, di ba? Ang daming hackers, ang daming scammers. Okay, so paano natin i-deal yung risk na to? First, i-check nyo maigi when you're creating your online wallet, your pag nagre-register kayo ng account. Kasi even me, I got scammed. Phishing ang tawag doon, yung parang ginagaya. So make sure na tama yung site na pinapasok nyo. Like yung sa Chrome extension, dapat alam nyo. Pag usually kasi may extension na kailangan nyo, doon pa lang sa numbers, kita na eh. Kasi since ano yan, usually 10 million plus na yung users, pero kung kukonti pa lang, wala yan, di ba? Yung Ronin wallet, kung familiar kayo, wala pa silang app. So kung may nakita kayo sa app, hindi yun. Okay, so what else? Yung security feature ng computer nyo, i-upgrade nyo. So that's the way na minanage ko yung ating risk in terms of the online transactions. Okay, so we've finished with the risk. Ngayon, punta naman tayo sa benefits. So I'll show you a few. Una is, this is a $1 trillion industry, guys. I'm pretty sure lahat kayo may kakilala na naglalaro ng online game. Parang imposible sa atin ngayon nang walang alam. Sa mga bata pa lang, ilan ang naglalaro ng online game. So they are potential candidate or potential customers in the future. Okay? Next, guys, nasa early stage pa lang. Nasa early stage pa lang. Kumbaga, nasa naka-kick off siguro. Just, parang last July, end of July, nag 1 million users. Imagine you guys, trillion. Siyempre, billion muna. No? So I believe na 1 million players, masyado pang nasa maagang stage pa tayo. So it's not yet late to get involved. Hindi pa late. Imagine mo kung parang maging Facebook siya someday na bawat halos isa ay merong ganito. I'm imagining it could happen na almost every house merong naglalaro. Hindi man Axie Infinity, but other online games. It could happen. Third, ROI or return of investment. You know guys, kung ano kayo, no, negosyante kayo, alam nyo na ang ROI, return of investment, ay matagal. Depende sa capital. Ito naman, capital nyo, ang mga aksi, siguro magre-range ng between 1,000 to 1,500 US dollars. So, yun lang yung initial investment nyo for one game for a scholar or for you kung ikaw yung maglalaro. Siyempre, depende din sa ano, no, sa laki ng investment. Pero, here, it would be safe to say na it will range between, kasi ngayon, tinapyasan yung tokens, it's safe to say na based on my calculation, safe to say na mga 3 to 5 months you can recover that amount. And kung negosyanto ka, grabe ang 3 to 5 months, grabe, di ba, para ma-recover mo. And after that, pure ano ka na, without very less maintenance, di ba, wala kang mine-maintain na ano, na facilities or something, kasi lahat gagawin ng scholar mo, kanya yung computer, kanya yung internet. Diba? Gagawin mo na lang once every month you check the account and then sell the ano. So, 'di ba?
Okay, again, back to the health factor, pandemic, guys. Marami sa kanila, karamihan sa kanila gustong magtrabaho, pero dahil sa pandemya, wala. Sarado lahat, sarado lahat. Siguro hindi ko na-elaborate ano, kung anong meron sa pandemic at bakit hirap ang lahat. Pero grabe, mamimelt yung heart nyo pag nakita nyo yung marami doon, mga father na kailang mag-support ng kanilang mga anak. Marami doon, may sakit ang mga kamag-anak. Marami doon, kulang yung pang-tuition fee. Ano pa, grabe, lahat yata ng kwento, lahat na yata ng kwento. Dahil nga, again, sa pandemya, walang magawa. And this is the least I can do, I think. And again, at least hindi naman talaga siya bigay, di ba? Hindi siya bigay, kundi pahiram ng mga aksi, and then kumikita sila, so unti-unting nababalik yung capital nyo, and then after that puro ka na-earn na sila, nagbe-benefit pa rin, di ba? So it's a very win-win situation. Number 5, passive income. Grabe guys, isipin nyo, pag-invest nyo yung scholar nyo na yung magtatrabaho, mag-grind, maglalaro, di ba? Parang kayo, depende sa usapan nyo, twice a month o monthly. Once a month, titingin ka lang, di ba? Kung magme-message siya sa'yo. In short, very minimal effort, guys. Once na-set up nyo account, bigay nyo sa kanya, that's it, that's it. Very minimal. Yun yung mga ideal kung ano, income opportunity, yung very minimal effort. Okay, diversification. Kung negosyante kayo, guys, karamihan ng mga investment nyo, property, di ba? Ngayon, para may iba rin, di ba? May ibang field. Ito na yung best chance sa on gaming, di ba? Which is, you know, as I've said earlier, it's a $1 trillion industry. So, gusto niyo ba magkaroon ng portion ng slice noon habang maaga pa? Di ba? As I've presented early on, alam niyo naman na yung risk. So, pag-isipan niyo maigi. Ito, related to that is yung potential game growth. Grabe guys, punta kayo dun sa website nila, doon yung white paper nila kung saan dinatalya nila yung roadmap, kung ano yung mga plano, like magkakaroon sila ng land na tinatawag, kung saan pwedeng magbato. So parang digital land siya, lote na digital, na pwede mo rin i-buy and sell online. So medyo marami silang plano dun sa laro kasi magagaling yung developers ng game. Pati yung pagbabalance ng economics. Grabe, they're doing so much on the background. And best of all, the benefits is yung online, everything online. Tapos napakaliit ng maintenance nyo. Kailangan lang nila computer at internet or cellphone at internet and they can grind. Same with you kung kayo naglalaro. Diba? Or tawag nila, wala kayong kailangan gastusin. Yun lang. Computer lang. Kung gamer kayo, pag hindi naman, like me, computer din lang para makapag-transact. Which is lahat naman halos yata tayo dito, merong computer at cellphone. So, very easy, very convenient, very convenient. Okay, so ano na ngayon? What now, di ba? Meron kayong tatlong option. Pwedeng una, siguro pag-isipan nyo muna, mag-consult kayo ng financial advisor. Okay lang na yun, okay lang yun. Kumbaga, take your time. Pero don't forget, you know, in any business, in any investment, time is an element. Pero it's also good to research. DYOR ang tawag nila doon. Do your own research. Pag-isipang maigi. Total, na i-present ko na naman na yung in and outs ng laro. Option to is maging involved like me. Okay? Mag-invest, kumuha ng aksi, mag-create ng account. So, yun yung option to nyo. Option 3, pwedeng hindi muna sa ngayon, di ba? For whatever reason, either walang capital or I don't know. Okay din lang siya. Kaso isa lang sana yung request ko sa inyo kung pwede na i-share nyo naman itong ano ko, video ko sa iba na feeling nyo merong spare money. Or, yun lang naman yung halaga, naglalaro sa $1,000 to $1,500 US dollars to get a decent taxi.
Kasi syempre ayaw naman natin ng pipitsuging aksi na hindi naman makakakombat yung ating mga scholars sa arena. Okay? So okay lang yun. And then kung option B, option 2 yung napili nyo na gusto nyo maging involved, may dalawang pwede rin kayong pagpilian na ano na option. Okay. Option A is DIY. Ano yung DIY? Do it yourself. So not necessarily na ano no, makipag-join kayo sa amin. Pwede niyo i-research kasi everything online naman eh. Ang dami ng YouTube videos na nagdi-discuss how to create an account, how to get a scholar, how to set up a wallet. So you can all find it online. Or option 2, kung wala kayong time, you can be our business partner. So we'll do everything for you, like yung pag-search ng scholar, pag-prepare ng contract nila, yung pag-search ng AXI, pag-train sa kanila. Kumbaga kayo, kami na lang yung kausap nyo, di ba? Just deposit the investment, we'll have a contract, and etc. etc. Like yung detalye ng partnership natin is idedetalye namin once na you decided to join us. Kasi masyado nang mahaba yung ating video and this is not the time to discuss it. Pero yun lang yung kaibahan ng A tsaka B. Yung B, will do everything for you. We'll just split the profit accordingly with the scholar and that's it. Ngayon, kung may questions pa kayo na hindi ko siguro natakil kasi nga syempre limited time naman yung presentation namin, please feel free to email me info@kiqapi.com.au. Q-I-Q-A-P-I. So, yan. And then, you can also reach us and check our Facebook page. You just search at Kiqapi Gains. Our YouTube is Kiqapi Gains with this logo sa ating background. And our Discord, kung nagdi-Discord kayo, is yung Kiqapi Gains. Discord is yung very popular na it's like a messenger type na platform where you can chat, you can share stream, you can create announcements all in one page. Okay? So, yun guys, yun lang yung aking small presentation and sana may nakatulong or nagkaroon na enlightened kayo kung ano yung pwedeng gawin ng AXI Infinity. And yun, please share and subscribe to my YouTube channel kung you find this helpful. And please share for those na you know na pwedeng mag-benefit din sa idea na to. Thank you all. God bless and let's enjoy the game.